Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po yung sa San Pedro o Robinson, San Pedro, Laguna, mga kaaldab. Na kung saan, talaga naman pong hindi mo ine-expect na sasamahan po si Alden Richards ni Mayor Art Mercado, mga kaaldab. Nakakatuwa lang po, di po ba? May mga bagay-bagay nga po. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo, di po ba? Ano man po yung mga nababasa ninyo, nakikita ninyo, napapanood po ninyo, 101% updated po tayo. Isa po ito sa rason at dahilan, mga kaaldab, kung bakit nga po ba mas marami pong bumibisita at dumadalaw po kay Mr. Destiny. Kasi lahat po ng mga gusto nyo pong malaman, mapanood, mapakinggan, kapag ka nandito kayo sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Di po ba? Kaya huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba, pinapaliwanag ng iba. Di po ba? Ito yung kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. 101% updated po tayo. Di po ba? Ito yung rason, mga kaaldab, kung daming tao nagkakagulo nga po dyan pagdating ni Alden Richards na yung crowd control. Remind ko lang po kayo, mga kaaldab, marami kasi nagtampo na nasa SM North pala si Alden Richards. Bakit hindi siya nagbigay ng update? Bakit hindi? Ang punto lang kasi doon ni Alden Richards talaga, magbenta lang ng ticket. Kasi pagka nalaman, susugurin po siya ron eh. Hindi po ba? Yung iba hindi naman po manonood. Yung iba gusto lang siya makita. Hindi po ba? Expected mo na kapag pumunta ka ng sinihan, nandun lang yon, mamamasyal ka o manonood ka ng sine. Hindi po ba? Kung nakita mo nga po si Alden Richards na nasa counter, syempre kahit hindi ka bibili ng ticket, mapipilitan kang bumili ng ticket para lang makita mo siya, para lang malapitan mo siya. Hindi po ba? Yun ang purpose, no? Kaya yung iba, nagtampo, nagulat. Ako, andito lang pala sa amin si Alden, di man lang sinabi, di man lang. Sana napasugod ako. Yun ang inaayawan po ni Alden, yung crowd control. Hindi po ba? Kasi siyempre kapag ka nagkaroon na ng crowd, mahirapan ka ng kontrolin yan. Hindi po ba? Yung dami ng taong dadagsa, kahit sabihin na natin, ako marami namang gwardiya eh. Di po ba? Kung biglaan. Di po ba? Alam naman po natin, Alden Richards yan eh. Di po ba? Pwede natin sabihin na ganito, ganyan, etc. Pero wala eh. Alden Richards nga po eh. Di po ba? Kaya maraming nagtampo. Ako nga po, mga kaaldab eh. Although alam na natin na magkakaroon ng mga ganon, group study sina Alden, pero hindi natin ine-expect o hindi ko rin ine-expect na magbebenta siya ng ticket. Di po ba? Na gugulating ka na lang. Real talk, mga kaaldab, para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Di po ba? Yan ang kagandahan nyo po. Dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat naman po ng mga gusto nyo pong malaman, lahat naman po ng mga gusto nyong makita, mapanood, mapakinggan, chill lang, di po ba? Real talk to. Kaya nga po yung iba, mga kaaldab, nagtatanong nang ganito, ganyan, etc., etc. Saan yan, Mr. Destiny? May update pala kay Alden, di namin alam. Ngayon ko lang nalaman. Iba po kasi kapag ka lagi kayo kay Mr. Destiny. Iba po kasi kapag ka gusto nyo po ng update. Siyempre, huwag na kayo pumunta sa iba. Di po ba? Dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, lahat ibibigay natin. Lahat na mga gusto nyo pong malaman, pabor man o hindi, updated kayo sa akin. Lalo na po pag nag-trending, nako, punta po kayo dito. Kasi dito naman po ipapaliwanag natin lahat, pati po yung mga nagkomento, yung mga nagsasabi, yung nagpapaliwanag. Di po ba? Kasi alam nyo, may mga tao talagang matatalino rin. May mga taong marites na maraming alam kaysa dun sa nag-post. Di po ba? Kung bakit yung pinose, sasabihin, hindi mo naman alam kung bakit yan na pinose eh. Shiner mo lang tapos kung ano na yung sinabi. Iba po talaga yung punto na nagets nyo, mga kaaldab. Yung tipong siya talaga yung makapagsasabi.
Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Alam nyo naman po, dito lang po sa channel ni Mr. Destiny. Di po ba? At pag-usapan natin yung kay Mengay. Sigurado mamaya marami na pong komento. Siguro sari-sari na pong emosyon ang maglalabasan. Siyempre, pabor yan sa Armin. Pabor yan sa main fanatics. Pero hindi naman po lahat dun sigurado kayong main fanatics. Yung ibang Aldab Nation na taga Bulacan, alam ko pupunta yun dun eh. Kasi siyempre makikita nila si main Paul Kerson. Sinabi naman ni Mengay na kahit inaantok ako o kahit antok na antok ako, pupunta siya dyan ng alas 6 ng madaling araw o alas 6 ng umaga. Di po ba? Kaya yung iba pupunta. Siyempre kapag ka maraming tao, maraming pumunta, sasabihin na naman nila ganun sila karami. Di po ba? Kaya nga po, kapag pinag-usapan ang McDonald's ni Mengay sa Bulacan, laging tayo po yung pinagpepestahan. Tayo po talaga yung trending. Hindi na po tayo mawawala pa. Kahit sabihin nila, matagal na yan, Mr. Destiny, move on na kayo. Nasa puso pa po yan. Nila Nanay Dab, Tatay Dab, nila Nikki, Colleen, Dean, Nico. Kasi isa po sila sa naging saksi nung unang bukas po ng McDonald's ni Mengay Santa Maria Bulacan. Yung dami ng yung haba ng pila, yung dami ng tao, na kinulang po yung crew, staff nila sa McDonald's. Totoo to mga ka-Aldab. Alam po ito ng mga main fanatics. Ewan ko lang po yung army na alam nyo po ba nag-serve? Walang iba sila Nanay Dab, sila Tatay Dab, si Alden Richards, si Main Mendoza, buong pamilya po ng pamilya Mendoza. Tumulong na po. Bakit? Dahil hindi na po nila makontrol yung dami ng tao. Hindi na nila, kumbaga, o gusto na nilang maubos yung haba ng pila. Kaya ang ginawa po nila, tumulong na po sila. Yan ang hindi mo makakalimutan. Isa kang branch o isa kang may-ari. Hindi po ba? O sabihin na natin na membro ka ng pamilya. Tutulong ka sa mga staff mo. Lalo na si Mengay at si Alden. Hindi po ba? Yan ang mga yun po yung mga karanasang hindi mo pwedeng basta-bastang limutin. Maaring malimutan po yung iba. Maaring sabihin na natin na matagal na yan, tapos na yan, wala na yan, nakalimutan na ng lahat yan. Oo po, pwedeng sabihin natin nakalimutan po nila. Pero nakatatak po yan sa puso. Nakapag ka sinabing McDonald's at pagpumunta sila sa Santa Maria, Bulacan at nakita nila yung first McDo ni Mengay, mapapaisip na po sila ron. Di po ba? Maaalala na po nila yon na itong McDo namin, unang bukas ni Mengay, grabe yung tao. Hanggang balintawak yung pila ng sasakyan. Di po ba? Yun ang pinupunto natin na ipagmamalaki yan. Sasabihin ni Nico, dito tumulong ako. Nagkamali pa ako ng mga order. Imbis na yung sa kabila, ibibigay ko yung sa kabila na ibigay ko. Ang gulo-gulo na, hindi mo alam kung ano na yung order. Ang daming sigawan ng tao. Ang saya-saya. Masaya na, kumbaga, stress ka dahil sa dami. Pero masaya ka dahil nakikita mong patok na patok yung negosyo ng kapatid mo. Di po ba? Sample lang yung kay Din. Paano si Nanay Dab? Si Tatay Dab? Yung sigla, yung saya nila at sigla. Na nakita nila ang daming tao. Ang daming crowd. Di po ba? Tapos siyempre ang may-ari. Walang iba kung si Mengay. Kaya nga po tumulong siya kasama si Alden. Yan po yung mga lagi kong sinasabi na galit sila sa akin mga Aldab. Na bakit ko daw po laging pinapaliwanag yun. Tapos na, nagdaan. Sa akin lang naman po. Hindi naman po natin ito maaalala kung hindi rin po nagbubukas ng bagong branch si Main Paul Kerson, di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga ka-Aldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po
na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.